Francisco Dagohoy ay isang Pilipinong rebolusyonaryong pinuno na kilala sa pamumuno ng pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, na kilala bilang Rebelyong Dagohoy. Nagsimula ang paghihimagsik noong 1744 at tumagal ng 85 na taon na ginagawa itong isa sa pinakamahabang naitalang pag-aalsa laban sa kolonyal na paghahari sa mundo. Ang kakaibang kwento ni Dagohoy ay nakasalalay sa kanyang kakayahang pag-isahin ang iba't ibang grupo ng mga katutubo sa Bohol para labanan ng mapang-aping mga awtoridad ng kolonyal na Espanyol. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagtatag ng isang independyenteng pamahalaan at pinamamahala ang pigilan ng mga puwersang Espanyol sa loob ng halos isang siglo sa kabila ng pagiging napakarami at walang armas. Ang isang partikular na hindi malilimutang pangyayari sa kwento ni Dagohoy ay noong siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagtayo ng isang network ng mga kuta sa bundok at mga lagusan sa ilalim ng lupa na nagbigay daan sa kanila na epektibong labanan ang mga pag-atake ng Espanyol. Gumamit din ang mga rebelde ng taktikang gerilya at napanatili nila ang kanilang kalayaan sa ilang henerasyon. Natapos ang paghihimagsik ni Dagohoy noong 1829 nang mag-alok ng amnestiya ang mga awtoridad ng Espanya sa mga natitirang rebelde. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalsa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na humahanga sa kanyang hindi natitinag na pangako sa kalayaan at pagpapasya sa sarili. Ang kwento ni Dagohoy ay nagsisilbing patunay ng katatagan at determinasyon ng mamamayang Pilipino sa kanilang pakikibaka laban sa kolonyal na pang-aapi. Ang kanyang mga nagawa ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at patuloy na ipinagdiriwang bilang simbolo ng pakikipaglaban.